Sabi nila, kung umorder ka ng walang pambayad sa kainan, ikaw ang paghuhugasin ng mga pinggan. Pero ibahin nyo raw itong isa nating kapuso na mula sa paghuhugas ng mga plato at kaldero to a certified milyonaryo. Gusto nyo bang malaman ang sikreto niya sa matagumpay na negosyo? Good news! Dahil ibabahagi niya raw ang tatlong bagay na naging daan sa kanyang pag-asenso. Ang grand reveal, abangan! Sakto ngayong tag-ulan, itong Paresa na ating pupuntahan. Level up daw ang experience nyo rito. Bukod sa makakaupo na kayo, ang ihahain pa sa inyong Pares ay may kasamang taba ng baka at isang buong piraso ng karne. Ngayon lang ako nakakita ng Pares na ganito. Kakaiba yung Pares nila kasi merong buo, yung napakalaki, tapos makikita mo talaga overload. Ng ganitong panahon, maulan, okay talaga kumain dito kay Kuya Bag. Sulit na sulit talaga, solid. Kulong yan, idea ng 26-year-old owner ng Paresa na si Bob. Ang Pinoy, mahilig po talaga sa bago eh. Mahilig sa parang ano yung kakaiba. Alam ko ang Pares is parang cubes cut lang talaga eh. May kanin, may sabaw. So sa amin, meron kaming bulalo, meron kaming special Pares, meron mga chicharon. First time niya dito, sir? Ang tawag daw niya sa produkto, Pares Kutkutin. Kaya namin siya tinawag na kutkutin. Kumbaga, mayroon siyang buto, hawakan mo siya sa buto, tapos kinakamay. Parang T-bone style po siya. Parang ang social pakinggan, ano? Pero don't worry, pagtitiyak ni Bob, kahit 30 pesos lang ang laman ng bulsa mo, hindi ka paghuhugasin ng plato rito. May Pares Mami na kayo sa halagang 30 pesos. 70 pesos naman kung gusto nyo ng Pares with rice. At kung nakakaluwag-luwag naman, bakit hindi subukan itong best-seller nilang Special Bulalo Pares? Ang presyo, 129 to 159 pesos. Kaya ang mga parokyano, dinarayo talaga ito. Galingo po kami ng Bicol, nag-explore kami sa ibang lugar, tapos nakita namin to sa TikTok. The best po yung lasa, super sarap, super lambot ng meat niya. Sulit na sulit sa presyo. Oh, resibo muna na talagang nakapunta sa resto! Masarap po, malambot siya. Nakakadalawang kanin yata ako nito. Pero hindi pa raw tapos ang pasabog ni Bob. Dahil sa kada order, makakaulit-ulit ang customer. Only soup, sarsa, at taba ng baka kasi ang lahat sa menu niya. Pero paalala niya, hinay-hinay rin sa pag-refill ng taba, ha? Damihan ko, sir. Baka may, hindi ko naman high blood, ha? Plus one sa langit pag honest, nasa menu. Naku, eat gently, Lolo. Walang humpay ang pagdagsa ng mga tao. Malinaw na matagumpay na nga ang negosyo. Pero kahit umasenso na, ang mga pinagdaanan daw ni Bob tungo sa tagumpay, hindi basta mawawala na parang bula sa isip niya. Pangalawa po ako sa anim na magkakapatid. Tapos nasa broken family stage po kami. Ang sumusuporta po sa amin noon, nung bata po kami, lola ko po. Sa kanila po kami nanghihingi ng baon. Ang kanyang lola raw ang nagtulak sa kanya para mag-umpisang mangarap sa buhay. Turo sa amin ng lola po namin, kahit mahirap yung buhay, kailangan pursigihin na makapagtapos ng pag-aaral. Kasi yung parang inyan sinasabi nila, yun yung hindi mananakaw. Lumaking makalola po talaga ako. Kaya lang, nung namatay po yung lola ko, yun, parang mas lalong naging mahirap. Pero nawala man daw ang lola niya, dumating naman ang kapares ng puso niya. High school po ako. So nakilala ko po yung girlfriend ko. Section 1 siya, tapos ako medyo last section ako, section 21 ata ako nun. Opposite kasi kaming mag-girlfriend eh. Siya kasi more on study, ako naman pala kaibigan. Mas nagpursige talaga ako nun na mag-aral. Kwela, kapag kasama mo siya, masaya kasi siya kasama eh, madaldal. Dahil walang cellphone, sinusulatan niya raw si She sa papel. Nung nagkakilala kami ng girlfriend ko, as in, walang-wala talaga ako noon that time. Siguro, tapos siya medyo nakakaangat na siya sa buhay noon. Ang pangulit ni Bob, nagbunga naman daw. Hindi ko po kasi naiisip yung estado po ng buhay kasi galing din po kami sa hirap.
Si Cheraw ang naging sikreto niya para huwag sumuko sa gitna ng mga pagsubok. Nung second year college kasi, kinailangan huminto ni Bob sa pag-aaral. Talagang walang-wala po kaming pang-tuition. Kaya lang, sabi ko kailangan kong mag-racket. Kailangan kong kumayod. Sa edad niyang 15, tila nasabo na si Bob ng kahirapan. First job ko talaga yun ngayong sa dishwasher po sa karinderia. Nahihiya pa ako noong time na yun kasi naalala ko nung parang bumili yung pinsang ko noon eh. Naaawa po ako sa kanya kasi bata pa po kami noon eh. Sa totoo lang, dapat nag-aaral pa siya. Sinasabi ko, kung kaya mo, sige, go lang para makapag-aral po siya. Di nagtagal, nag-umpisa na rin daw si Bob magtrabaho sa mga fast food restaurant. First 6 cut-off po ng sweldo, hindi ko po siya talaga ginalaw. Kunwari, gumita po ako ng mga 2.5, 2.7. Ang ginagalaw ko lang yung 200. Katuwang ko na rin doon yung girlfriend ko, ganon. So legal naman kami. Dito po ako kumakain sa kanila bago pumasok. So bago ako mag-out, doon na rin ako kumakain sa trabaho. Nang makaipon, itunuloy ni Bob ang 3 taon niya sa kolehiyo. At nang makatapos siya, pagnenegosyo ang una niyang inambisyon. At ang naisip niya raw maging kapare sa tagumpay, si She, siyempre. At sino pa nga ba kundi ang pares? Nagsimula po yung parisan namin, August 2020 po, pandemic. Tricycle lang po yung gamit namin. So in short, maminggala. Kung saan po yung may mga spot na maraming tao, pabrika, alam namin yung break time. Gusto ko talaga maging isang businessman talaga. Ang paniniwala at suporta raw ng pamilya ni She ang naging sikreto ni Bob para lalong magsumikap sa negosyo. Kaya mas nagpursige po ako kasi sa kanila ko talaga nakita yung buong pamilya. Si Bob masipag, masunurin na bata. Proud na proud ako kay Bob kasi natutunan niya yung ganyang hanap buhay. Si Bob medyo malayo na yung narating. Siyempre, alam kong yung buhay. Kaunti lang kasi yung mga ganyan. Ayong nagsusumikap. Mula sa 3 kilong karne, noong nag-umpisa pa lang siya sa negosyo, eto na siya ngayon, makalipas ang 3 taon. Hands-on talaga mula umaga hanggang gabi. Kailangan po eh, kasi para mas maganda yung flow. Pumapakyaw ng 200 kilo ng karne, kada araw yan. Sobrang proud po ako sa kanya, sa kung ano man yung meron siya ngayon, na nakuha niya dahil sa pagsisikap po niya. Nakapagpundar na ng malaking pwesto. May 15 empleyado. Nakabili ng sasakyan pang negosyo at personal niyang motor. Nagkaroon ng dagdag negosyo sa sasakyan. Nakakuha ng halos 2 ektaryang farm na may mga taniman, kambingan at manukan. Pero sa lahat daw ng nabili niya, dito siya pinaka-proud. Pinaka-importante po sa akin na settle ko yung life insurance po ng anak ko eh. Yung sa educational niya po. Dahil ipapangako niya sa anak ang hirap na pinagdaanan niya para maigapang ang pag-aaral, kailanman hindi nito mararanasan. Lalo pat ikakasal na raw sila ni She next month. Yung failure is pinakamagandang kakampi talaga eh. Kasi doon tayo natututo. Tsaka maging masaya lang palagi sa ginagawa. Yung mahirap na bagay, nagiging magaan dahil masaya tayo. Ang pangarap. Kapag pinaresan ng determinasyon, pwede ka nitong iahon. Palayo sa kahirapan at palapit sa inaasam mong milyon.